Sa tuloy pagbusilak ng araw ay mayroon tayong kailangan gawin. Isa sa mga nakagisnan dito sa Nueva Vizcaya sa bawat selebrasyon ay kailangan magbigay ng alay. Ang pag-aalay ay bahagi ng mga ritual noon pa man. Iba't ibang kultura at tribo ay may iba't ibang pamamaraan o proseso. Dito sa Pilipinas ay madalas nating naririnig ang pag-aalay ng manok o mga hayop. Ay, ang ganda na! Oh my God, napakaganda! Welcome to Camp Johnny Hoy. Napakalawak na kabundukan nila Kuya Johnny na noon ay hindi alam kung anong gagawin sa napakalawak na lupain. Pero ngayon, isa ng campsite. Welcome back to another episode. Alam ko ilang araw ako nawala, nabisi lang, pero andito tayo ulit. Ituloy na natin ang kwento ng buhay ng inyong boy first time. Lahat ng mga gamit ko sa dating apartment. Ito ay dadalhin na natin sa Nueva Vizcaya at lahat ay ipapasok natin sa ating future at ginagawang Alitaptap Base Camp. Daily routine. Pero kailangan ko muna linisan kasi puro alikabok to ng simento nung nagkakot tayo ng simento para doon sa base camp. May mga bagay na hindi mo kailangan madaliin. Alam mo hindi mo kaya mag-isa, pero kaya mo naman talaga. Paa ng prejudice. Box. Plastic. I love camping. Thank you very much. At ang pinakamahalaga sa lahat, fire extinguisher. Para hindi matupok ang ating kaharian. Love you. Bye-bye. Message mo ko palagi bago ka matulog. Huwag mong kakalimutan mag-good night, ha? O siya, sige. Oras na naman para magpaalam. Pero sabi ko nga, lahat ito ay bidahilan. Nasanay na yung anak ko sa ganitong setup namin. Wala na sa kanya yung ganito. Sanay na, sanay na siya. May kabigatan yung bitbit natin. 4:38 ng hapon, ako ay pabalik na ng Nueva Vizcaya. Pagkatapos ng ilang araw natin dito, more than 5 days tayong nakauwi dito ng Bulacan, ay natapos natin, nagampanan natin lahat-lahat ng ating mga responsibilidad. Successful ang event ng Inside Racing. Ando na ang ating dalawang malaking brands na sumusuporta sa atin sa ating mga biyahe. Ang Kobe Motor Care and Sports at ang Gulf Oil. January pa to, Kuya Boy. Pero tingin ko timely na ngayon tayo nagkita. Babasahin ko to sa loob ng van. Channel. Masaya din ako makita ulit ang mga katrabaho ko sa Kobe. Direk Gino, kapag nasa syudad, direktor! Nagpumotor ng sandals. Binisita ko rin ang booth ng Gulf Oil, ang todo suporta sa ating pagbaban life. Maraming salamat sa lahat-lahat ng mga nakakadaupang palad ko doon. Yung mga nakapagpa-picture-picture kasama ako at mga nakakwentuhan ko kahit saglit ay maraming salamat po. Yung mga event na ganyan kahit na wala ako sa Metro Manila ay kung hanggat maaari at malapit ako ay pinupuntahan ko talaga yan kasi yan lang naman yung chance na yung mga tulad sa inyo na mga supporters eh tanging yan lang ang pinaka possible na way of paraan o pagkakataon na magkikita-kita tayo. Kasi talagang kung ako ay mananatiling bumibiyahe palagi is talagang napakalabo na mangyari na magkakitaan tayo kasi nga ako ay hindi nananatili ng madalas at hindi ako nagtatagal sa syudad. Lagi nyo talaga akong makikita sa probinsya at kung saan-saan kasulok-sulukan. Hindi ko kayang magtagal sa syudad. Kahit na wala na tayo masyado sa mundo ng motovlogging, do andun pa rin yung
pag bumotor natin paminsan-minsan, makikita nyo pa rin ako sa mga events. Sa masarap na tulog at safe na biyahe. Thank you, Lord, at nasa Nueva Vizcaya na ulit tayo. Sarap din pala nung paminsan-minsan napupunta ka sa Maynila para pagbalik mo ng Nueva Vizcaya, mas nananamnam mo, mas na-appreciate mo yung katahimikan ng probinsya, ng lugar. Black and white ganun yung ano, yung difference ng mundo ko doon sa Maynila, dito sa Nueva Vizcaya. For example, gawin nyo, patugtog kayo ng sobrang lakas. 5 minutes. Tapos, patayin nyo. Yung nakakabinging katahimikan. Ganun. Pero gusto ko yung ganun. Kaya ngayon, mas na-appreciate ko ngayon yung katahimikan. Yung kapayapayaan ng lugar. Sarap sa tenga. Ngayong araw, meron tayong mga kaganapan. Tatlong araw na event ng pagsasama-sama ng mga taong gusto ng camping. Looking forward na mag-enjoy at makapag-relax tayo at makapagpahinga natin yun. Kasama ang more than 40 na campers ang makakasama natin ngayon. So guys, no? So guys! So guys! Ano ko nung enjoy? So guys, wala! So guys, wala! Anak na to ako, sorry. So guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe kay JM Brother, bisitahin nyo ang kanyang YouTube channel. So guys, makakasama na natin si So guys sa ating mga adventures at campings dito. Soon, magkakaroon na rin niya ng camper van. Ready na rin niya ang kanyang mga kagamitan at ang kanyang budget. Bumili ka na! Bumili ka na! At magkakaroon tayo ng kasama na rin dito magka-camper van sa Nueva Vizcaya. Sa itong araw tayong magka-camping doon. Mukhang mahihirapan talaga si Wato dito. Pero sige na, i-push na natin to. Wala naman sa sasakyan yun Sa camping experience yan, di ba? First, walk-walk camp experience dito sa Nueva Vizcaya. Grabe, mayroon na tayo mga ganito hanggang sa dumating ang panahon na ang camp, ang Wakwak Camp Experience ay magiging Wakwak Camp Festival. Yeah! Si Watod ay dadaling ko na sa paggawaan. Naalala niyo yung tama ni Watod sa Tagiliran? Kailangan ko nang ipaayos yun, ipakinis yun kasi mayroon nag-aantay sa atin na napakalaking biyahe ulit kasama si Watod. So saka ako na ikikwento. Oh, it's good to be back. Let's go. Oh, ayan na tulog ko. Siyempre, shoutout mo sa Gulf Oil Philippines. Magpaparaffle tayo ng Gulf Oil dito na sobrang suportado nila tayo sa ating pagka-camping life. And then, siyempre sa Kobe Motor Care and Sports, may mga dala-dala akong mga products dyan na mamaya, yun ang ating ipaparapol sa mga mananalo sa mga simpleng mga pag-games. At siyempre sa Golden North Clothing na tayo ay may dala din na mga damit. Yung mga ethnic na mga damit na suot-suot namin, mga jackets, meron tayo dyan courtesy of Golden North Clothing ay mamaya ay ipapapremyo natin yan sa kanila. Kaya I love camping. Maraming salamat sa aming mga drinks na only supply ng mga Coca-Cola products. Yes. Shoutout din sa Hothead sa pinadala niya sa atin na
mga chili oils, yung mga Reapers. Carolina Reapers. Ice cream. Oo, tsaka ice cream. Masarap. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Alright! Ayan, nandito na tayo! So nandito na ulit tayo sa Barangay Bansing, Bayumbong, Nueva Vizcaya. At dito sa lugar na to, gaganapin ang Wak Wak Camp Experience sa loob ng 3 araw. Kuya Odeng! Kaya! Kasama natin si General PH. Ayan siya. Hindi nyo pa rin makikita ang kanyang itsura. Ang goal namin, paramihin namin na nagka-carcamping dito sa Pilipinas at mga campers. Itatawid natin ng ilog si Warang. Okay game, let's go, let's go! Diane! Ay, grabe! Ay. Okay, next! Check! Kwento ni Kali, let's go! Check. Kaya yan! Kasyang-kasya yan! Kaya wala naman! General, let's go! Binaisik. Ay, ang ganda na. Oh my God, napakaganda. Welcome to Camp Johnny Hoy. Napakalawak na kabundukan nila Kuya Johnny, na noon ay hindi alam kung anong gagawin sa napakalawak na lupain. Pero ngayon, isa ng campsite. Mag-iba na siya kumpara dati sa kung saan huling nag-camping tayo dito. Welcome to Camp Johnny Hoy. Yan ang pangalan ng campsite nito. Okay, hindi namin iiwan yung favorite spot namin kung saan kami nagtatayo talaga ng tent dito. Dito parang kami. Nawala na yung mga talahib. Luminis yung kapaligiran. Mas lalong lumabas yung ganda ng bundok. Kung nasa 40 heads ang mga campers ngayon dito, yung laki ng lugar is kaya niya mag-accommodate ng more than 150 persons. Pero syempre hindi naman i-allow ng may-ari yan na ganong kadami ang sabay-sabay na magka-camp dito. 3 days and 2 nights tayo magsistay dito sa camping site. Kaya mag-set up na tayo ng tent. Altitude outdoor tent. Tent 30 ng gabi. Kami ngayon ay chumichill-chill na muna dito. First day ng Wak-Wak Camp Experience ay pagsiset-up at nagpapahinga muna. At bukas, mga simpleng programa lang naman, mga activity dito sa camping experience na to. The late! Huwag naman yung the late! Ibang pakinggan eh! The late lang sa time. Direct Gino. Get together lang, banding-banding dito dahil mula San Jose del Monte, Bulacan ay kasama ko na. Kasama namin dito ng nag-iisang Sir Mel. Yes, sir! Yun, ano, buti hindi tayo naligaw. Kasi merong ano, signage si Yoma Men. ang creative niya doon. Kasi alam mo yun, pag first time mong pupunta sa isang lugar, tapos feeling mo naliligaw ka, tapos may nakita ang ganong signage. Ay! Nabuhay. Nabuhay. Parang napawi yung pag-aalala mo. Nasa tamang tao pala ako. At syempre kasama natin dito si Yoma Men. Ayan. Tapos kasama natin si Bro Ray Garcia. Ayan, sa mga hindi pa, ngayon lang nyo lang siya nakita, pero si Bro Ray Garcia ay kasama kong editor yan sa ABS-CBN. Na, kasama, ngayon, kasama mong na-stress? Hindi, kasama kong nang si-stress ng kliyente. Nang i-stress. Hindi, marami na kami pinagsamahan yun sa ABS-CBN. Mga stress na yun, napaka-basic na sa basic. Napaka-basic na lang sa amin. Siyempre, kasama natin si Madam Radio dito na umuupak ngayon ng masarap na paa ng manok. Ayan, kasama natin si So Guy, si GM Brother, and yan. Ayan, hello. Ayan, at yung nakatalikod na yun, ayun sa likuran, ay yan si General. General, humarap ka. Hindi talaga magpapakita yan. Sausage, iyo, ihaw. Kasama si General. General. Umubo lang ano. Si Sir Mel, meron din mga pinagkaabalaan dito kanina eh. Yung sausage na yan, dala natin yan. Oh. Yan yung mga hindi naluluto sa bahay namin. Kasi pag naluto yan dito sa labas, nakakain ko na.
Iba kasi daw yung lasa ng pagkain pag niluluto sa bahay at niluluto outside, outdoor. Mas masarap. Mas masarap. Ito, 1 month na to eh. Ano? Yung steak ko. Hindi ka ito ginagalaw sa bahay eh. Pero malalaman natin pag niluto natin yan dito, kung masarap. Yan. Titikman mo. Titikman ko. Sige. Pork barbecue. Marinated. Lemon dew. Sponsor yan? Mmm. Oh. Lemon dew. I love camping. Coca-Cola. Maraming maraming salamat. Taray. Coca-Cola. Sana si I love camping makasama namin sa next na mga kaganapan, mga ganitong mga camping-camping. O, yan na ba yung nakatago sa yung ano? Sausage? Ayun, niluluto ko yung sinasabi ko kanina sa'yo na 1 month na nasa rep. Tikman natin. Ba talaga lasang outdoor? Yung nahulog sa damo ng 3 beses? Sarap! Good morning. Kape-kape. Hindi ka tayo papakita, Enerel. Good morning, my bro. Basta yung edit mo. Good morning, bro. Good morning. Kwento ni Kali. Kasama natin ngayon. Panood sila ngayon. Ha? Panood na namin kayo, sir. Parate. Kilala ka na, anak ko. Salamat. Parang natatamimim na naman ako. Pero syempre, maraming salamat at nakasama ko kayo. Sa tuluy pagbusilak ng araw ay meron tayong kailangan gawin. Isa sa mga nakagisnan dito sa Nueva Vizcaya sa bawat selebrasyon ay kailangan magbigay ng alay. Ang pag-aalay ay bahagi ng mga ritual noon pa man. Iba't ibang kultura at tribo ay may iba't ibang pamamaraan o proseso. Dito sa Pilipinas ay madalas nating naririnig ang pag-aalay ng manok o mga hayop. Ano pong magandang gawin mo namin dyan? Adobo. Direk Gino, ikaw nang... Bahala din, hindi ko kayang mag ano ng ano eh. Tara na. Oh, sige. May pang ihaw na. Taray, maraming salamat po. Magkita po tayo dun sa taas mo, may. Pupunta ko doon. Kailangan na rin agad namin bumalik ng campsite para masimula ng seremonya. Kuya Johnny, ano to? Suka. Suka, para sa? Dugo. Ngayon natin masasaksihan kung paano mag-alay ng isang pato sa isang bundok na ginawang campsite. Oh, ano, yan na yung pinaka ano? Alay. Alay dito sa inauguration ng Camp Jarihoy. Oo. Kadalasan ang puti na manok ang inaalay sa mga simple o nakakababang mga ritual tulad ng pagbasbas ng isang tao, bagay o lugar. Halimbawa na rito ang ritual ng padugo, na kung saan pinapatuguan ang isang lugar tulad ng bagong bahay, tulay o daanan para magbigay ng respeto sa mga nilalang o spirito na maaaring naninirahan. Nagimas di pato. Nagimas di pato. Nagimas? Nagimas. Nagimas di pato. Nag-imas. Nag-imas di pato. Jai pato. Nag-imas jai pato. Tagalog, masarap ang pato. Masarap ang pato. Normal lang sa dito yan. Yung mga pagdating sa pag-alay-alay, pag mayroon ka nabili ng lupa, aalayin mo ng... Oo, kahit na bumili kami ng motor, kakati ka ng isang manok, ng dugo. Para hindi ka mag-alay. Alay ang tawag sa ganun. Ang ano dyan, ang explanation dyan, kung naalala mo sa Bible, yung sa Pharaoh, yung sabing may pupunta dyan na parang si Death. Lahat ng Israelites or Jewish atan, maglagay ng dugo sa pintuan para hindi. So yung anak ng Pharaoh yung namatay. Maproteksyonan. Para maproteksyonan. Alam ko yan, nasa Bible yun. Hindi ko na rin pinalagpas ang pagkakataon na magtanong sa mga lokal. Sa inyo dito na lokal na talagang naninirahan sa mga ganitong klaseng lugar, naniniwala kayo sa mga diwata at mga ganun? May counter ka na ba sa ganun? Ako nga, nakakita nga ako dun sa baba sa may hanging threads. Hindi na ako pag nilawa. Hindi ka na nakagalaw?
pero dumaan. Yung tignan ko talaga na ganyan, wala na. Ayun, nakagalan ako. Ano na, alam mo, ang lamig. Mamaya, ayun na, tayo ng balihibo. Yun, pakita na. Pero hindi mo makita yung totally yung mukha, wala. Hindi mo makikita, parang nakatalubong ng white na... Ako, nung napanood ko yung kay Kuya Boy B, napagtanto ko lahat eh. Nung unang kape namin dito, may isang alitap-tap sa parking yan. So parang, uy, alitap-tap. Tapos nakwento natin, Prisha, lagi may isang alitap-tap sa Lakes Camp. Lakes Camp. Tapos kagabi, may alitap-tap dito nung pumunta ka siya. Nung nag-uusap ka rin, kasi pumunta ka rin. Sinusundan na ka ng alitap-tap? Medyo malay, may distance, parang nandito alitap-tap. Tapos nung nawala ka, nawala rin siya. Ang kasi rola. Punta mo doon sa tent natin. Kulapan niya pa lang. Pagtingin ko sa kabila, may alitap-tap. Nung nakita niya, parang tinitigan yung alitap-tap, biglang naglaho. So, sabi ko nga, hindi coincidence na alitap-tap yung pangalan ng base camp. Kasi tama yung sinabi ni Bas, na siya yung may mga maiisip ka na manggagaling sa kanya. I-innate niya sa utak ko yung idea. At pagkatapos gawin ang ritual, ay luto na ang ating adobong pato. Habang ang mga campers natin ay nagluluto nila ng kanilang pagkain sa kanya-kanya nilang mga tent. Magandang umaga, pangalawang araw na natin dito sa campsite. Good morning muna tayo sa kanilang lahat. Kagabi na bisita naman natin sila. Lahat yun ay nakausap na natin. Nakakwentuhan na natin kagabi. Binisita lang natin sila ngayon para mag-good morning sa kanila. Hindi man lahat mamaya, pero iba dyan is magti-trekking mamaya papuntahan ng Iwangmen Falls. Pangalawang araw natin dito. Hanggang bukas pa tayo dito. Sa lubusang pagsikat ng araw, samahan niyo muna ako maganda ng ating agahan. Kalinga Coffee. Dito sa Camp Janihoy, eh yung alitot-tot show main natin, ay dinala namin dito. Lahat ng mga campers dito kagabi na naging suki ng alitot-tot show main ay nagkaroon ulit sila ng chance na maging ulamin at matikman ulit dito sa Camp Janihoy yung favorite naming siomai. Kaya nag-set up dito si Prisha. Areko! Ubus agad. Pero alam ko may mga stocks pa kami dyan na dinala na nakalagay sa ref para mamaya sa mga gusto ulit na bumili ng aritap-tap siomai, meron silang mabibili. Talbos ng sayote. Hindi na nila kailangan magluto pa. Kasi sa more than 40 campers dito, hindi naman lahat yan is into cooking. Yung iba dyan is gusto lang talaga magpahinga. May mga nagbabaon ng pagkain ng mga ready to eat. Yung iba, luto-luto talaga ang tripping. Pero andyan lang yung alitap-tap siomai na nakaabang para sa kanila. Tapos na mag-breakfast ang lahat. At ngayon ay ready na kaming pumunta sa Direct Mamen Falls. Maglalakad silang lahat. Sasama ako pero magbumotor ako. Introducing my new motorcycle. Wow. Kala nyo ganyan lang yung motor na yan. Yan ay motor ni Kuya Johnny na narentahan natin para hindi tayo magkasakit bukas kasi nga matinding lakarin at ahonin yun. Kaya alam nyo naman ang inyong boy first time ay mahina ang immune system. Kapag sobrang pagod, nagkakasakit. So ayoko naman magkasakit at ayoko namang hindi ko ma-enjoy yung kinabukasan na itong pagka-camping na to. Sasama tayo sa kanila, pero gagamitin ko itong motor na to. Skeleton type. Ano ba motor to? Sasabay tayo sa kanila. At saka huwag kayong mag-alala kasi ang takbo ko dyan is kung gaano kabilis yung lakad nila, ganun lang din yung under ng motor. Mukha lang bike to sa paningin nyo ha, pero motor to. Oo, oh, kaya to. Saan yung starter po nito? Tinatadyakan po to? Oh, sige, tatadyakan natin. Ayun! Wow! Tetarantan! Tetarantan! Tetarantan!
Naganap ako ng preno. Foot brake ba na to? Okay, let's go. Diba? Galawang wais to, guys. Ba't ako maglalakad kung pwede naman ako magmotor, di ba? Ayan, matataanan natin yung mga motovloggers, oh. Sa kanan ko, Gino. Direct Gino. Sa kaliwa ko, Sir Mel. Subscribe. So, motovlogger tayo, guys. Ano mo, dapat meron ako mga motivational sheets. Don't give up on your dreams. Para mas nakakapagod to kaysa maglakad, ah. Don't give up on your dreams, gang gang. Ang dami kong ikakat na pwede ikagalit sa akin ng mga motovlogger. Siyempre, sasabihin ko, binili ko yon, pero tatlong taong kontrata yon. Hanggat hindi na expire ang kontrata, Honda number one. Malali lang tayo, oh. At the leakage. Oh, grabe din. Off-roading, takte, para ako si Mama Manikis, ha? Let's go! Ako bro, ang bagong member ng Shed Culture. Uy, skidding, ah. Patayin na rin yung makina para hindi na tayo gumastos ng gasolina. Magkabali lang tayo dito, gulong tayo dito. Buti na lang, mga ganitong-ganitong lugar eh. Nakasanayan na natin to, kinalakihan natin yung mga ganito, kaya kailangan natin pag-iingat, pero hindi tayo kabado. Pwede ka na sumali ng FJ Moto, yung ano? Moto and Cross. Oh. Ichikinin ko lang. Siyempre, three-time ano kayo, Philippine Looper. FJ, FJ Moto. Alright. Let's go. Side-side yung motor. Mukhang hindi lang renta ang gagawin natin dito. Mukhang papalitan natin ng bago ito pag nasira natin. Sa mga huning kasing ganito. According to my off-road experience, mas mabilis umakyat sa off-road kesa yung pababa. Ito ang literal na underbone ng motor. As in bone na lang talaga. Okay, papatulong na tayo kay bro dyan. Iakyat yung motor dito at mabigat ako. Kulang kasi yung skills mo. Bro Johnny, kung masira yun, hindi ako sumira niyan, ha? O yan, eh. Kailangan na hawak yan. Iwan ko na dito. Life is a winding road. No telling where it goes. Pinapawisan lang ako, pero meron tayong lakas. Energy para bumaba atin, di ba bro, no? Maliligo na ako ngayon sa malamig na malamig na tubig ng yung direct Mamen Falls. Pero gapangan dito eh. Ayos lang kayo dyan? Ayos ka lang dyan? Mulan? Direct Mamen Falls, let's go! Pagkatapos mag-falls, ay bumalik kami sa campsite at biglang sumama ang panahon. Pagkatuma ba sa mata bro, ha? Yung mga ano, wasak na wasak. Grabe, ang lakas ng hangin. Lahat kami nagsilipatan dito sa main kubo. At talagang yung malakas na ulan, eh, ayan na, oh, paparating na. Sa mga napakalakas na hangin. Kamusta ka dyan? Wala eh. Kailangan pa rin din yung pagiging organizer eh. Hindi, yung mga ganitong pagkakataon, ito yung kapag natapos itong camp experience na to, kung mapag-uusapan man to ng bawat isa pagka-uwi namin, itong scenario na to ang pinakaunang pag-uusapan. Na yung lugar na napakainit ng panahon nung unang araw, pangalawang araw ay sobrang lamig, mahamog, at sobrang lakas ng hangin at ulan. Akong nahumaling big sa babagaling kay makabilig, ah. At hindi na nga napigilan, bumus na ang napakalakas na ulan. Wala na kami ibang nagawa kundi ang magkumpulan sa loob ng kubo. Nag-aantay sa pagtigil ng ulan. At para hindi mainip, ay nagpa-raffle na lang tayo at nagpalaro para sa lahat. Oh, yung akok yun. Congratulations kay brother! Norbert! Thank you, Norbert! Oh, ayun! Basic! Thank you, Golden North! Dalawang sasakyan na gamit ni General. Saraw. Ano yung bahay ni Antet? Talagang yung klima dito sa
Nueva Vizcaya, eh, hindi mo siya talaga, kumbaga, hindi mo pwedeng panghawakan na tag-araw eh. Talagang pabugso-bugso yung paiba-ibang klima dito. Mahal ko! Thank you sa sandwich at sa kape. Welcome, boy! Welcome. Thank you. Anong niluluto mo? May papaita, tapos gulay, tapos paa. At pritong isda. Parang tayong nasa Cordillera. Ganun yung pakiramdam natin ngayon dito, sobrang lamig talaga. Hindi na talaga tumigil ang ulan. At kahit na medyo pahirapan, eh tinapos namin na maghapon sa isang masarap na hapunan. Dinig niyo yan? Nagatik yan ng walang humpay na ulan dito sa taas ng bundok. At nasa loob tayo ngayon ng ating tent na sobrang ikinatuwa ko ngayon itong altitude outdoor tent na to. Kasi kanina halos hindi na kami makapag-vlog, hindi rin ako makapag-video kasi talagang hinagupit kami ng sobrang lakas ng hangin dito sa taas ng bundok. Halo-halo eh, sobrang lakas ng hangin, as in yung level na yung lakas ng hangin, naninira ng tent. As in talaga nagliliparan talaga yung mga tent dito ng mga ibang kasama namin. Natutuwa ako sa tent na to. Kasi maliban sa maayos yung mga pegs natin, ay hindi talaga siya nasira. Lumulundo siya dahil sa sobrang lakas ng hangin. Halos humihiga siya. Pero given naman kasi yan na itong tent na to ng altitude outdoor, is hindi ito yung tent na ginagamit ng mga namumundok na para sa malalakas na hangin. Iba ang hugis ng tent para sa mga umakit ng bundok na malalakas yung hangin. Yun yung mga tent na dapa, na hindi tulad ng ganito. So after nung tumigil naman yung lakas ng hangin, tumayo naman kusa yung tent na to. And sobrang nabilib ako kasi hindi talaga pinasok at hindi nabasa yung mga gamit dito sa loob ng tent namin. Sa mga gilid-gilid, given na yan na may umaanggi kasi nga yung cover nitong tent na to is may space yan para sa airflow. Kumbaga, anong tawag doon? Naanggian lang siya, pero yung usapang napasaba yung mga gamit namin, wala. At pumasok kami ngayon dito sa tent na to para matulog ngayong mga oras na to, eh hindi pa rin natitigil yung ulan tulad ng naririnig nyo. At wala kaming dapat ipag-alala at confident kami na lilipas itong buong gabi na to na kahit umuulan, eh hindi kami mababasa dito sa loob at mga gamit namin. Na kahit na sobrang lamig ng panahon dito ngayon, is napifilter niya yung lamig dito sa loob ng tent. So kanina nagpapanik kami na kung paano ba kami matutulog sa loob ng tent kasi nga talagang sobrang nanunuko talaga yung lamig. Pero pagpasok namin dito, warm siya. Alam mo yung malamig, pero kaya ng katawan mo na hindi ka naman mamamaluktot talaga sa hirap ng lamig. The best. Good night sa inyo lahat. Magkita-kita ulit tayo bukas sa pagsalubong natin sa ating pangatlong araw dito sa event. Matutulog na muna kami. Good night sa inyo lahat. Good morning. Third day natin dito sa Wakwak Camp Experience. Lahat nagbago, klima nagbago, as in. O, kamusta ka dyan? Okay naman. So makikita niyo itong aking mamahaling cover. Aha. Ito yung mga tag 5,000 ito. Waterproof yan. Yan yung sumalba kahapon. Walang basa sa loob. Ganda ng talugan dito. May table pa sa loob ha. Tapos may kutsun pa. Yung nakikita nyo sa likuran ko. Yan. Yan yung Bayombong, Solano, Bambang, at saka Bagabag. Papunta doon. Yan. Kapag gabi, nagniningning yung mga kailawan dyan. Overlooking ng mga city lights. Napakaganda. Araw na nang uwian to. Pero meron to yung isang kapatid na namumroblema dahil nagkaroon ng problema ang kanyang motor.
bumaligtad din, no? Pumatong kay kuya yung motor. So yung oil, pumunta sa dapat, hindi naman talaga dapat andun yung oil. Change oil na tayo. Na ang gamit natin itong Gulf Oil Scooter Plus. Yan. Easy to use, diba? Dahil sa Gulf Oil, nakapag-change oil tayo ng ating TVS. Gulf Oil saving riders in the mountains. So, naghalo ang lang sa tubig na itong motor na to. At nang dahil dito, ay nakasurvive kami. Maraming salamat po sa Gulf Oil. The next ambassador. Overnight! Isang gabi pa! Wait lang! Nag-iwa ako ng ano? Punyeta! Anong masasabi mo sa Gulf Oil? Anong masasabi mo sa Gulf Oil? Pabuan! This time we can reach the sky. On a prayer we go higher than high. Pagtatapos ng apat na araw ng ating Wakwak Camp Experience, bababa kami ng kabundukan na masaya ang aming puso dahil sa pagkatapos ng lahat-lahat dito ng pagtutulungan para maipush namin na ma-establish ang Camp Johnny Hoy campsite, ay sa wakas ang campsite na ito ay magsisimula ng mag-open para sa lahat. Anytime, pwede na kayong pumunta dito kahit wala kami. Andiyan ang pamilya ni Kuya Johnny na sasalubungin kayo ng mainit na pagtanggap. Wait! Video ang ginatignan mo. Babalik-balik tayo dito at masaya ang mga puso namin na lahat ng to, wala naman itong kapalit itong ginagawa namin. Ang nais lang talaga namin dito, tulong-tulong kami para makatulong din kami sa iba. Gagi, sarap! Hindi namin sinasara yung mga sarili namin. Na in time, sa pag-iikot namin dito sa Nueva Vizcaya, meron ulit kaming isang lugar na matuklasan. At kung gusto nilang matulungan din natin sila, kami ay andito lang din para tumulong. Susuporta at susuporta lang din talaga kami ng walang kapalit. Dahil sa ganun, meron kaming sayang nakukuha. Yung maging masaya lang kami sa aming ginagawa na nakakatulong kami, okay na kami doon. Kaya maraming salamat sa pamilya na ila Kuya Johnny. Paalala po ulit, kapag kayo po ay pupunta dito, tulad po ng aming pag-iingat sa lugar na ito, ingatan po natin. Huwag po natin kakalatan o iwanan natin ng basura. Nakaingatan po yung mga lugar na iniingatan din namin.